Good morning po, Tambay. Good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Palagi po kayo mag-ingat. Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga po. Palagi po kayo mag-ingat kung saan po kayo pupunta sa araw-araw. Ingat po kayo palagi. Yan. Itong ano, itong si Marcos Jr. ang hayop. Itong hayop na si Marcos Jr., hindi na nakontento sa dating pundo. Pumirit pa itong hayop na si Marcos Jr. Hayop talaga. Hayop talaga ito, hayop. Ha? Ang hayop na si Marcos Jr. humihirit. Ha? Bukod sa confidential fund, ha? Bukod sa confidential fund, ang ibig sabihin nito, may confidential pa na siya. May confidential pa na at may intelligence fund pa. Ha? May confidential pa na taong bayan si Marcos Jr. at mayroon pa siyang intelligence fund. Yan. Humihirit din ang hayop na si Marcos Jr. Humihirit din itong hayop na ito. Ha? Humihirit din ang hayop na ito. Ha? Humihirit si Marcos Jr. sa Kongreso. Humihirit siya sa Kongreso itong si Hayop. Ha? Yung Hayop na ito. Hayop. Ang Hayop na si Marcos Jr. humihirit sa Kongreso ng 1.408 billion. Ha? Narinig nyo itong bayan? Billion. Ang pinag-usapan nito, billion. 1.408. Yan. Inulit-ulit ko itong bayan. 1.408 billion ang hinihingi o inihirit itong hayop na ito si Marcos Jr. sa Kongreso. Ha? Humihirit siya ng 1.408 billion piso para daw sa budget. Ha? Humihirit siya ng budget, dagdag budget para sa, alam nyo ba itong bayan kung saan niya ito dadalhin? Para sa kanyang local at foreign trip. Dahil nakukulangan yata siya sa kanyang dating local at foreign trip, yung kanyang ano, di ba? Kulang yata. Kulang-kulang na yun, 1 billion. Ang dating hawak ni Marcos Jr., ha? Para sa, ha? Humihirit siya ng budget para sa kanyang local at foreign trip para sa taong 2024. Mataas ito ng 58%. Mataas ito ng 50% sa dating 893.87 milyong pundo para sa taong 2023. Hindi siya nakontento sa mga milyon-milyon. Ayaw niya ng milyon-milyon, taong bayan. Gusto niya bilyon. Kaya umihirit siya ng 1.408 billion sa Kongreso dahil nabitin siya sa 893.87 million. Nabitin siya sa kulang-kulang 1 billion. Nabitin siya dahil nag-around the world siya. Pero pag uwi dito, puro pagyabang. Ganito, mayroon kaming mga puro pledges, puro pangako lang. May nangyari ba sa kanyang round trip? Wala naman nangyari, ah. May nangyari ba tang bayan sa round trip? Itong hayop nito si Marcos Jr., may nangyari ba? Wala naman nangyayari, ah. Gasta ng pira na itong bayan. Tapos ngayon, humihirit siya itong bayan. Ayaw niya ng milyon, gusto niya ng bilyon. Humihirit siya ng 1.408 billion sa sinit. Sa kongreso. Humihirit siya sa kongreso.
Siyempre, ang mga kongreso, yung mga congressman, susunod sa kanya. Kasi kung hindi susunod sa kanya, hindi sila magkaroon ng pondo. Yan ang ganyan ka, ano, taong bahay sa, ang bansa natin. Ganyan sila. Basta pagdating sa gobyerno taong bayan, number one yan sa kawatan. Hindi mapagkatiwalaan taong bayan. Totoo sinasabi ko taong bayan, hindi mapagkatiwalaan ang gobyerno pagdating sa pira. Biro nyo ninyo taong bayan, pira ninyo yan. Hindi nila pira yan. Pira ninyo ang taong bayan yan. Biro mo yan, bilyon-bilyon. Nakita mo na, pati si Sara Duterte, bilyon-bilyon din. Nakita nyo na? Nakita nyo na taong bayan, ang ginagawa nitong mga kawan ito? Itong mga hayop na ito, di ba? Hayop. Hayop talaga. Hayop ito si Marcos Jr., hayop. Hindi na kung dito sa million, gusto niya bilyon. Then, kailangan niya ng ano? Kailangan daw niya ng mga foreign trip, ha? Kailangan niya ng, ha? Sa kanyang local at foreign trip para sa taong 2024. Nabitin siya. Nabitin siya sa dating hawak niya. Kaya kailangan maging bilyon para masarap, no? Masarap sa pakiramdam, no? Masarap sa pakiramdam na magagastos-gastos ka ng hindi mo pira, di ba? Di ba, Marcos Jr.? Di ba, hindi mo pira yan, di ba? Di ba napakasarap gastos, no? Bili ka lang, bili ko ano, di ba? Di ba? Di naman ikaw nagpakahirap yan, di ba? Buwis ang taong bayan yan. Ang taong bayan ang nagpakahirap niya, mga pira na yan. Pero ang taong bayan, naghihirap. Ang bansang Pilipinas ay naghihirap. Grabe ngayon ito ang bayan, dami ngayon ano, dami talaga ngayon mag, wala na. Sinasalahuran na nila ng usot ang bayan, ang kaba ng taong bayan. Ginagahasa nila ng ginagahasa ang pira ng taong bayan, ginagahasa nila taong bayan. Walang mga kabusugan, walang kakuti-kuntintuhan. Hindi na kutinto, sa milyon, gusto niya bilyon. Palibasa, convicted sa tax sa 203 bilyon. Yan ganyan siya. Palibasa, ang mga magulang ni Marcos Jr., kawatan, diktador, kaya itong si Marcos Jr., kawatan din, magnanakaw, tulisan. Itong hayop na ito, hayop ka, Marcos Jr., hayop ka. Hayop. Tama talaga, hayop ka. Pinaniligan mo na yung pagkahayop mo. Hayop ka, sugapa ka. Hayop ka, Marcos Jr., hayop ka.